Sa Northern Summer kami na-assign ng team ko. Team ko. Dahil halos ako naman din ang tumatay yung leader sa aming tatlo ni Pia at Andres. Si Pia talaga ang pinakamataas ang posisyon sa aming tatlo. Ang kaso lang, maarte, madaldal. At lagi kang may maririnig na angal mula sa kanya sa aming mga lugar na pinupuntahan. Si Andres ang cameraman at ako naman ang writer ng grupo. At ito nga kami ngayon sa bahay ng isa sa mga opisyal ng bayan, si Mayor Pantalan. Tingin ko, malakas ang pang-amoy ng politikong to. Akala ay mabalam ang kabababa lang namin sa daungan. Isinalubong na kaagad kami ng tauhan niya na para bang mga importanteng tao kami ng lipunan. Samantalang nagpunta lang naman kami sa lugar na iyon para lang mag-shooting ng dokumentaryo para sa aming magiging paksa. Gusto siguro ni Mayor na mahagip ng kamera o magpabango sa mga kabayan niya. Nag-appear kami dalawa ni Andres matapos kaming alokin ni Mayor ng matutuluyan. Si Pia lang anak si Mangot dahil alam mo naman, maarte. Dito nga kami na destino. Pagkatapos kasi ng buwan na Oktobre at malapit na naman ang Halloween, kailangan namin maghanap ng ikikwento para sa Halloween special ng programang kinabibilangan ko. Ipinapalabas ang programang yung tuwing linggo. Ito na ang trabaho ko noong magtapos ako ng kolehiyo. Searcher, writer ako ng mga paksang panglipunan. Mas magandang paksa at mas popular. Mas mataas ang rating ng programa. Hindi pa ako napapagalitan ng boss kong si Josefa. Nakakatakot yun kapag nagalit. Sumisigaw. Parang hadiyo mo pa naman yung itsura. Tapos napakataba pa. Mama, baka pwedeng sa ibang lugar na lang po. Mas malapit sana, mas maganda. Request ko kay boss. Hindi pwede, Mr. Janus. Sagot naman ang kumpanya ang gastos eh. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pwede po ba mag-leave na lang? O ipasa sa ibang researcher ang trabaho? Tanong ko pa. Ngiti lang ang tugon ng boss kong si Josefa. Maswerte na. Dahil hindi siya sumikol dahil sa kakulitan ko. No. O baka naman gusto mo na mag-leave pang habang buhay sa trabaho mo. Malas pala. Hindi naman ang kasos ang inaalala ko. Mas inaalala ko si Pia at Andres. Oo, sige na nga. Magpapakatotoo na nga ako. Mas inaalala ko ang sarili ko. Ayoko kasing bumalik sa probinsyang kinalakihan ko. Natatakot ako na baka makita ko ulit ang bagay na nakita ko noong bata pa ako. Aswang, biktima raw ng kulam at barang, paring pugot. Basta mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao katulad nila Andres at Pia. Bukas ng third eye ko eh. Si Andres ang kausap ko. Tatawa-tawa lang ang loko. Akala siguro ay pinagtitripan ko siya. Third eye? Mukha mo. Seryoso ako, tanga. Weh, baka gusto mo ikaw lang i-feature sa Halloween special ang katropa mong si Josefa. Bahala ka nga. May multo dyan sa likod mo. Lalaki. May mahabang buhok na katulad kay Bob Marley. Nakangiti nga eh. Huwag ka naman manakot, pre. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Sumigaw siya. Nakita ko ang pumumula ng mukha niya. Kuya George, kaya pala magkamukha kayo eh. O paano? Una na ako ah. Pagpapaalam ko sa kanya. Iyon ang araw bago kami magpunta ng summer na tatlo. Si Andres, naniwala na lang bigla na bukas ang third eye ko. At tetong at panindikit sa akin eh. Kasi nasa loob naman kami ng mansyon ni Mayor. Natakot yata nang sabihin ko nakakatakot ang summer dahil mas marami doong nakakatakot na nilalang. Kwentuhan ko pa nga ng tungkol sa paring pugot at sa aswang. Pero para sa akin, okay na ito. Para kahit papaano, ay alam ko may naniniwala sa akin kapag nakakakita na lang ako ng kung ano. Bago kami natulog ni Andres, nagkwentuhan muna kami. Hindi namin kasama si Pia. Dahil ayaw niya roon na may katabi na hindi niya ka-level. Lalo naman kami. Ayun, naganap ng hotel. Doon siya. Gumaso siya. Totally maarte naman siya. Samantalang kami, heto, libre ang tulugan. May aircon pa. May kasama ba tayo rito? Takot na tanong ni Andres.
Wala. Natatakot ka na naman. Kalalaki mong tao eh. Matatik kong sabi para patunayan na totoo ang sinasabi ko. Nakakatawa pala itong ginagawa natin, oh Andres. Oh, bakit naman? Kasi isipin mo ah, 2060 na ngayon. Pero nakapagtataka na hindi nagsasawa yung mga tao at media. Kasi isipin mo, tuwing undas, puro nakakatakot yung pinapalabas natin. Kumbaga cliche na, gasgas na ba? Anong magagawa natin? Trabaho kaya natin gumawa at tanggapin ang mga cliche. Nangulangot muna siya bago muli nagsalita. Nga pala, dito ka na nagbinata, hindi ba? Kabisada mo pa ba yung mga lugar dito? Hindi na. Kahit nga yung mga naging classmate ko ng elementary pati high school ako, hindi ko na rin maalala eh. Bumangon ako. Tinignan ko yung cellphone ko kung full charge na ba. Yung parang nagka-amnesia, wala na kasi talaga ako maaalala pang detalye sa lugar na to. Ang naaalala ko lang yung pwesto ng bahay kung saan ako lumaki. Kaso sa pagkakaalam ko, wala na yun ngayon dun eh. Ginawa na raw atang resort. Nang makita kong full charge ng cellphone ko, hinugot ko na ang charger mula sa saksakan. Tumingin ako sa kabilang kama. Si Andres, tulog na. Ang lakas ng hilik ng loko. Tiningnan ko ang oras. Alauna na pala. Alauna ng hapon ang lakad namin. At kailangan din naming matapos yung kinabukasan. Kung magkakasundo kami sa isang bagay ni Pia, ay ang kagustuhan niyang matapos kaagad ang trabaho sa pinakamabilis na paraan. Mas mabilis kaming oras makapaglibang. 4 na araw din kaming nandito ano. Sa kakaramihan sa mga nanonood, wala namang pakay kung may kalidad ba yung pinapanood nila. Ang importante lang naman, nag-i-enjoy sila. Alas 10 na ako nagising. Nakakatawa na talagang napaka-asikaso ng mga tauhan ni Mayor. Gumising ako may kape sa tabi ng mesa. Pumunta na lang sa sala at na makakain na. Nauna na palang kumain si Mayor Pantalan. Mabait nga talaga. Siguro dahil hindi kami ginising para sabayin siya kumain. Mabilis lang ang ginawa namin pagkain ni Andres. Kailangan namin agahan ng pag-research para matapos namin kaagad ang kailangan tapusin. 10 minutong late si Pia. Nakakatawa dahil pagkadating niya, minamadali na kami magsimula. Nag-appear kami ni Andres at tumapit ako kay Pia. Ma'am Pia, okay na po pala yung documented video. Editing na lang yung kailangan. Ngumiti ako. Sumimangot ang mukha niya nang marinig ang sinabi ko. Ha? Sino ba nagsabi sa inyong magsimula na kayo nang wala ako? Tumingin si Pia sa mga mata ko. Ikaw na ba Janos ang bagong leader ng team? Kailan pa? Ma'am Pia, naisip po kasi namin ni Janos na tapusin na namin agad yung trabaho ng... Bago pa man tapusin na Andres ang sasabihin, ay nakasingit na agad si Pia ng pambabara nito. Nang ano? Nang wala ako? Ganun ba? Umusmid dito at umayo patungo sa direksyon namin. Kayo na lang gumawa niya na. Kayo na lang. Naloko na. Paano ito matatapos kung wala ang magdedesisyon ng final product ng dokumentaryo? Sinumpong na naman siguro ng dalawa itong si Pia. Kinagtatampo. Samantalang minsan naman ay parang mamamatay sa tuwa kapag natatapos namin kaagad ni Andres ang dapat tinatrabaho. May dokumentaryo na kami tungkol sa babaeng kinulam daw at pinalaki ang dibdib sa makukulam. Sa lalaking binarang dahil sa mga salagubang na lumalabas sa tenga, ilong at bibig, at sa kamuntika ng mabiktima ng aswang ay meron na din kami. Ang wala na lang kami ay yung tungkol sa siyudad daw na hindi nakikita. Paano bang magagawan yun yung dokumentaryo kung hindi naman pala nakikita iyon? Sino ang kukunin namin para umarap sa kamera at magsinungaling? Kakalipas lang din ng ilang minuto bago kami umalis ni Andres sa tagpuan namin nila Pia. Maghahanap kami ng taong may alam at may maibibigay na kwento tungkol sa hindi makitang siyudad ng Biringan. Sakto namang papaalis na kami at papatawid ng kabilang kalsada nang may lumapit sa amin ng driver ng isang truck na puno ng construction supply. Sir, itatanong ko lang po sana kung saan ang Biringan. Heto po. Ipinakita sa amin ng lalaki ang address sa kanyang hinahanap. Umiling ako at napangiti. Isa iyon sa maaaring sagot ng problema namin.
para matalaki ang paksa ng syudad na hindi nakikita. Bay, may pangalan ba kayo ng pagdadala ng mga supplies na yan? Tiningnan ko siya sa mata para makasigurong walang kakaiba sa kanya. Alam ko kasi bay, walang lugar na Biringan dito eh. Ay, sige salamat sir. Sa iba na lang ako magtatanong. Mahirap na, para makasiguro. Saglit bay, pwede ba kaming sumabay? Mga media kami. Idiniin ko ang pagkakasabi ng media para magkaroon ng kapangyarihan ng salitang yun. Alam kong epektibo kasi kadalasan ng ganun. Lalo pa sa mga ganitong pagkakataon, kinakalabit ako ni Andres. Pero hindi ko siya pinansin dahil ginanaan ako bigla at naisip ko na yung mga haka-haka tungkol sa Biringan ay baka totoo. Sige po sir. Hinata ko si Andres. Sumakay kami pareho katabi ng driver ng truck. Ilang oras kaming umikot-ikot at nagtanong. Pero hindi namin makita ang mga hinahanap. Pare-pareho lang ang mga sagot ng bawat pagtatanongan namin. Kaya siya hindi rin nag-i-exist yung Biringan. Baka rin pinagtripan lang doon sila ng bumili. At hindi rin talaga nila alam kung saan ang Biringan. Bawat pagtatanong ay sinasabi ko kay Andres na kuhaan ng camera yung mga taong tinatanong at mag-record ng video. Nakakatawa. Dahil hindi pa rin sumusuko yung driver na hanapin yung lugar na dapat pagdalhan at taong nakapangalan dito. Pinapatigilan namin pero idinadahilin niya na pagagalitan daw siya ng boss niya. Baka tanggalin pa sa trabaho. Mabuti na lang sa isip-isip ko. Alas 5 na nang marating namin ang tao na dapat pagdala ng construction supplies. Huminto kami sa maliit na bahay sa tabi ng kalsada. Dito kasi itinuro ng isa sa mga napagtanungan namin kung saan nakatira si Ronaldo Guevara si. Mabilis namin tinakbo ang bahay at nakasalubong namin doon ang maaaring asawa ni Ronald na hinahalap nga namin. Mama, magandang gabi po. Kayo po ba yung asawa ni Ronaldo Guevara si? Si Andres, inunahan ako magtanong. Gumamit lang po. Magaling din pala kahit dukulo ko. Umiwas ito ng tingin sa kamerang hawak ni Andres. Bago pa man ito makatakbo, ay agad na nagsalita ng kusa ang bibig ko. Nasa loob po ba ng bahay ang asawa niyo? Ginawa ko sa driver ng truck ang hawak-hawak nitong listahan kung saan nakasulat ang pangalan sa pangit na pagkakadikit-dikit ang pangalang Ronaldo Guevara si. Tanging Biringan lang ang nakalagay na address ibaba ng pangalan. Matagal na pong patay ang asawa ko. Ano bang kailangan niyo sa kanya ha? Tuluyan na itong pumasok ng bahay na agad naman naming sunundan. Sa interview namin kay Aling Mariposa ay napansin naming balisa siya. Iyak ng iyak at nanginginig. Pinipilit siya ng driver ng truck na kung pwede, iwan na lang daw niya ang mga gamit doon sa gilid ng kalsada para naman daw hindi siya makagalitan ng boss niya. Hindi naman pumayag si Aling Mariposa. Hindi daw kasi asawa niya ang nagpadala ng bagay na iyon. Saka anong Biringan daw ang address? Eh hindi naman daw iyon ang pangalan ng lugar nang hinintuan namin. Katarman daw ang pangalan noon. Mabilis sumalis ang driver ng truck. Nagpasalamat naman kami ni Andres. Papalabas sa kami ng pinto ng bahay niya. Nang tawagin niya kami ulit para bumalik. Kinalapit ako ulit ni Andres na parang nag-aaya ng umuwi. Natatakot na naman siya. Ngumiti na lang ako at pinuunlakan ang pagbabalik sa amin ni Aling Mariposa. Gusto daw niyang ulitin namin ang interview. Hindi ko alam kung dapat ba ako magtiwala sa mga gaya ninyong taga-media. Pero sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Sinarado nito ang lahat ng bintana at pinto na para bang may tinatago. Sinenyesan ko si Andres para kuhanan ng kamera sa Aling Mariposa habang nakikwento. Anong totoo po? Tungkol po saan? Sa asawa ko. Sumingot ito. At ang tungkol sa Biringan. Tumangutang-ulang ako para bigyan ng sinyalis na magpatuloy sa pagkikwento ang kausap ko. Ang totoo niya na ay walang may mali kung ano ba talaga nangyari sa asawa ko. Bigla na lang nawala. Sumingot uli siya at inunuman tubig na nasa lamesa. Isang gabi, hamang nanginisda. Natatandaan niyo pa po ba kung anong araw yun? Tanong ko. Oo,
birthday yun ang kumpare namin. Si June. Baka naman po nag-inom. Tapos nahulog sa ilog. O kaya naman naanod sa dagat. Umiling lang si Aling Mariposa. Hindi nag-iinom ang asawa ko. Saka kung nahulog man yun, edi sana nakita na agad na lumutang doon. Binuksan niya saglit ang bintana at tinuro ang dagat na kumikintab dahil sa tumatamang liwanag ng buwan. Sa may pangpang. Po? Pampang? Oo. Pinusundan ko kagad kay paring Jun yung asawa ko dahil sumamanga ang kutob ko eh. Ang kaso nga ay hindi na naabutan ni paring Jun bago pa masakin yung bangka. Huminto ito saglit at tumingin sa aming dalaw ni Andres. Dahil kalahating kilometro na ang layo ni Ronaldo sa pangpang. Eh kung ganun ho, bakit ho hindi hinabol ang bangka? Hinabol ni pare. Ang kaso, pagtingin niya sa bangka ni Ronaldo, wala lang ang tao. Wala na, kahit tumit man lang o chinelas niya. Nilangoy pa nga ro ni paring June pero talagang wala lang nakita. Tumangutang ulit ako. Nagiging mas interesante na sa akin ang kwento. Niisip kong baka pinitinid yun ang asawa ni Aling Mariposa. Pero dahil media ako at hindi investigador, ay iba ang tinanong ko. Baka naman po kinuha ng sirena. Napalitan ng halakak ang pagsinok at pag-iyak nito. Walang sirena bata. At kung may sirena man, hindi kukunin ng sirena si Ronaldo. Yung Ronaldo kong yun, pangit yun. Humalakak ulit si Aling Mariposa na parang nasisiraan ng bait. Pero kahit pangit yung Ronaldo kong yun, mahal na mahal ko yun. Kinuha niya ang litrato ng asawa at pinakita nga sa amin. Nagsasabi nga na totoo ang matanda. Pangit nga. Okay. Pero yung tungkol po sa Biringan, alam po ang katotohanan yung sinabi niyo tungkol doon. Pagbabago ko ng usapan. Marami na ang nakakita sa lugar na hinahanap mo. Tumayo ito at naglakad patungo sa pinto. Binuksan ito saglit na para bang tinitignan kung meron ba nagmamanman sa bahay niya. Tumingin ako kay Andres. Ngumiti lang siya at sumenyas ng okay sign. Isa na ako doon. Kailan niyo po nakita? At anong itsura ng lugar? Noong malapit na ako mamatay, isang gabing bumabagyo. Nakita lahat namin magkakapit bahay iyon. Sobrang lakas noon ng bagyo. Pero nakita namin ang lugar na iyon. Kasama ko pa si Ronaldo noon. Gusto pa nga sana niyang puntahan. Dahil parang napakaganda rin ang itsura ng lugar na iyon. Ano pong sinabi niyo? Nung sabihin nga yun ni Ronaldo. Huwag. Yun ang sinabi ko. Pinigilan ko siya. Ang sabi ko yung ang lakas-lakas ng ulan at baka kung mapano siya. Tumango ulit ako. Pumayag naman siya. Hindi siya tumuloy. Ano po palang itsura? Mukhang syudad po ba talaga? Tumangutang ko si Aling Mariposa. Malayo ako. Pero hindi ko malilimutan ang itsura ng Biningan. Kung yun nga ba talaga yung lugar ha? Maliwanag siya. Na para bang nandoon lahat ng klase ng ilaw. Iba-iba ang kulay saka parang puro salamin ng mga gusali. Sino ba namang hindi maakit sa ganun? Lala pa noong panahon na yun. Kumakalat pa ang usapang marami raw ginto doon sa Biringan. Ano daw po pala nangyari sa ibang mga taong nakakita sa Biringan? Pagkatapos ng bagyo. Ayun. Ang daming namatay. Nakita ko pa kung papaanong nagtakbuhan yung mga tao noon papunta sa Biringan mula sa bintanang to ng bahay ko. May mga nakaligtas at nakabalik matapos puntahan ng Biringan. Ang kaso nga lang ay nagkandabalo naman. Kung ano-ano ang pinagsasabi na kesyo, halimodo yung mga nasa Biringan. Hindi daw para sa mga tao ang Biringan. At yung syudad daw na yun, pagmamayari daw ng engkanto. Saka yung iba sa mga yun, nawala din di kalaunan. Isa pa pala. Pahabol niya. Sige po. Ano po yun? Tuloy niyo lang po. Makakapunta lang kayo sa Biringan sa dalawang paraan. Yun ay kung mamamatay ka na. O nalalapit na ang buhay mo. Sa kamatayan.
na kami ni Aling Mariposa. Salamat nga pala. Dahil sa inyo, natanggap ko ng matagal nang wala sa mundong ito si Ronald. Salamat sa inyo. Napakaganda ng kwento ni Aling Mariposa. At ngiting tagumpay ang naukit sa mga labi namin ni Andres bago kami umalis. Tumingin ako sa oras ng cellphone ko. Alas 8 na pala. Bago kami sumakay ng taxi ni Andres, ay tumingin ako sa kubo ni Aling Mariposa. Wala ng ilaw. Patay na siguro. Bigla ko tuloy naaalala yung huling sinabi ni Aling Mariposa kung paano nga ba makakapunta sa Biringan at kung paano ako aksidenteng napunta doon noong huling araw ko sa high school bago kami umalis. Nalunod nga pala ako noon. Aksidente ang lahat. Yasing ako eh. Ang kwento pa ni Mama, mabuti na lang na isugod ako sa ospital. Ganun nga talaga ang itsura ng Biringan. Mabuti na lang talaga at pwede na kaming umalis bukas. Nasa ganong kalagayan ako nang naalala kong hindi ko pa pala nasasabi si driver kung saan yung destinasyon namin ni Andres. Huli na ang lahat bago ako makapagsalita ng destinasyon. Pinanood ko na lang ang pagtahak na sasakyan ng daan patungo sa isang syudad na halos puno ng iba't ibang kulay. Purong salamin ang mga gusali nito at napakarami nga talagang ginto. Tumingin ako sa driver. Ngumiti ito at nagsabing, "Sir, nasa Biringan na po." Hello Sir Paul, I'm Pia. Ako po yung itsusera, yung maarte, yung team leader po. Yun po yung pagkakadescribe sa akin ni Janus eh. Bale, yung napakinggan niya po na una, point of view po ni Janus yun. Honestly, ayoko sanang ibahagi ang kwentong to. Pero hindi na po talaga kaya ng konsensya ko. Si Janus at Andres po kasi, part sila ng team ko noon. At dahil sa pag-iinarte ko, silang dalawa nagpatuloy ng mission namin doon. Yun nga yung paghahanap sa Biringan. Unfortunately, namatay po silang dalawa. Sakay po ng isang tricycle. Hindi po taxi ha. Naaksidente po sila. Nalaglag po yung tricycle nila sa isang bangin. Pero who knows, baka nasa Biringan na po sila. Yung mga nabasa at napakinggan po ninyo, mula po yun sa script na sinulat niya. Kasama po yun sa files na na-recover sa laptop niya. Yung tungkol sa aswang, barang at kung ano pa mang kwento, naipasok ko po yun. Pero itong sa Biringan po, especially diso na sulat niya, hindi ko po naipasa. Ayoko po kasing masisi ng management at baka matanggal ako sa trabaho ko. Pero Sir Paul, makapansit, sa inyo ko lang sasabihin ito. Lubos po ako nagsisisi sa kaartihan ko kay Janus at Andres. Sana mapatawad niyo ako. Kung nasaan man kayo ngayon, sana nasa tahimik na kayong lugar. Kung nasa kabilang buhay man, o talaga bang narating niyo ang Biringan?